Maaring narinig mo na ang tungkol sa outer space na tinutukoy bilang final frontier dahil marami na ang natuklasan sa lupa. Pero sa katunayan, marami pa talaga ang hindi natutuklasan dito sa ating planeta at malamang ang ipapakita namin sa inyo ay ngayon nyo pa lamang makikita. Araw-araw din talaga tayong mga tao ay maraming kakaibang nakikita at kung minsan hindi natin maisip na ito ay posible. Tulad na lang ng isang kuweba dito sa Pilipinas na kung saan hindi sinasayang natuklasan lamang ng mga magtutroso. Ano nga ba ang natuklasan sa loob ng kuweba ng Mount Pulag? At bakit sinasabi ng iba na ito ay kakaiba at talagang nakakatakot? Yan ang mga alamin natin ngayon. Kaya naman sit back, relax at mag-enjoy at manatili ka lamang nakatutok sa ating video. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Nang dumating ang mga magtutroso na ito sa Mount Pulag sa Pilipinas noong huling bahagi ng 19th siglo, may nakita sila sa loob ng isang kuweba at ang bagay na ito ay sinusubukang itago ng mga tao doon. Subalit dahil na din ang lihim ay lumabas na, ito ay nagpapakita ng isang madilim na kasaysayan. Nang dumating ang isang pangkat ng mga magtutroso sa napakalaki at maiwagang bundok ng Pulag na matatagpuan sa magandang gubat ang Pilipinas noong 19th siglo, nakakita sila ng ilang bilang ng mga misteryosong kuweba na naghihintay sa kanila. Ang kuweba na ito ay nananatiling buo hanggang sa ngayon. Subalit kahit na sila ay mukhang kaibig-ibig, mayroon talagang kakaibang bagay sa kanila. Masasabi din ng isang tao na ang dagat ng ulap na lumulutang sa paligid ng bundok kung saan sila matatagpuan ay nagsisilbing palatandaan sa kakilakilabot na bagay. Ang bawat isa sa mga kuweba na ito ay mapupuntahan lamang din sa pamamagitan ng makipot at palikulikong daan sa tabi ng bundok. At sa maraming paraan, ang pagpunta mo dito ay talagang isang hamon. Nang pumasok ang mga matatapang na manglalakbay sa misteryosong kuweba na ito, may natuklasan talaga silang nakakatakot at ang buong lugar sa loob ng kuweba ay tila parang isang set sa pelikula. Subalit kami na mismo ang nagsasabi sa iyo na ito ay totoo. Makakapunta lang din ang mga matatapang na manglalakbay dito at makakarating sila sa loob sa sandaling din nila sila dito ng tour guide. Ang kuweba na ito ay talagang nagtatago ng isang nakakatakot na lihim. Isang lihim na hindi nais ng mga lokal na matuklasan ng sinuman. At kung nakikita mo na ang nais naming ipakita, malamang alam mo na kung ano mismo ang nasa loob ng bawat kahon. At oo, tama ka sa hula mo. Ang mga ito ay mga sinaunang mummies. At sa katunayan, ang ilan sa mga labi na ito ay nagsimula na sa proseso ng mummification bago pa man sila pumanaw. Ang nakakatakot at nakakabighaning mga labi na ito ay kilala bilang mga fire mummies o ibaloy mummies gaya ng pagkakakilala sa kanila sa tribo kung saan sila nabibilang. Ang kanilang natatanging proseso ng mummification ay nagsimula pa noong 2000 BC. At sa prosesong ito, kapag nagiging mas malino na ang individual, ay papalapit na sa pagpanaw. Ang taong malapit ng pumanaw ay umiinom ng sobrang maalat na inumin. At ito ay ang pagsisimula ng proseso ng mummification. At pagkatapos pumanaw ang isang individual, sila ay huhugasan, ilalagay siya na kaupong posisyon at pagkatapos, ilalagay naman sa taas ang apoy. Ang proseso na ito ay sinasagawa sa paraan upang ang labi ay matuyo sa halip na makremate at maging abo. Ang ibang member din ng tribo ay nag-aambag din sa ritual sa pamamagitan ng pagbuga ng usok ng tabako sa bibig ng mga pumanaw na kung saan pinaniniwalaan nilang makakatulong sa kanilang mga nawalang mahal sa buhay na matuyo ng mabilis. Ang buong proseso na ito ay talagang tumatagal ng isang linggo upang makompleto na maaaring mukhang isang hindi pangkaraniwang mahabang panahon upang magtrabaho kasama ang isang patay na katawan. Subalit dahil ito ay isang mahalagang ritual sa lipunan, kailangan itong gawin ng may matinding pag-iingat. Sa sandaling ang bawat isa sa mga katawan ay namamified at ang labi ay natuyo na ng todo. Ang mga member ng tribo ay babaloktutin ito upang makuha ang isang napakaliit na espasyo at pagkatapos ito ilalagay ang mga ito sa isang kahon na gawa sa kahoy. Ang pamilya ay nililibing ng magkakasama, subalit ang nag-iisang tao naman ay nililibing ng mag-isa. Ang mga Ibaloy people ay tinapos ang ganitong kaugalian noong mga 1500s pagkatapos dumating ang mga manglalakbay na Kristiyano mula sa Espanya at nagpatupad ng kanilang sariling mga religious at burial practices. Kaya marahil ang mga kuwebang ito ay nananatiling hindi nagalaw sa loob ng maraming siglo. Makalipas ng 300 taon, isang grupo ng mga magtatroso ang lumipat sa lugar at natuklasan ng mga mami sa loob. Subalit sa kasamaang palad, hindi nila palaging iginagalang ang mga labi sa paraang dapat nilang taglayin. Pero sa uli, ang mga kuweba at lahat ng laman ito ay binilang sa natural culture treasure ng Pilipinas. At salamat na lang talaga dahil naging treasure ito. Dahil ang mga artifact na ito ay masyadong kaakit-akit sa mata ng karamihan. Sa kasamaang palad din, hindi nito napigilan ang mga bandal at pagpuslit sa lugar at pagnanako ng ilan sa mga mummies.
At marami pa nga sa mga ito ay naibenta na mismo sa black market. At sa mga nangyaring ito, ito ay naging isang malaking problema para sa mga siyentipiko at historians na umaasa na pag-aralan ng kuweba. Ang labi din mismo ni Abu Anu, isang pinuno ng tribo, ay isa din sa mga kinuha. At kahit na ibinalik ang kanyang katawan noong 1990s, ang kanyang kuweba ay sumailalim sa matinding pinsala noong panahon na yun. At marami sa mga tao ang naniniwala na ang pinsalang ito ay dulot ng isang sumpa. Hanggang sa ngayon mayroon pa rin ilang mga mami sa loob ng kuweba ng Mount Bulag ang hindi pa rin nakikita. Ang ilang tao ay naniniwala na habang sila ay tao, sila ay maaaring naging bahagi ng Yeti at sila ay nagdadala ng sumpa. Marami rin ang nagisikap na panatilihing lihim sa publiko ang eksaktong location ng kuweba. At ito ay upang maiwasan na din ang anumang karagdagang abala sa halos 80 natitirang mamis. Ang mga kuweba din sa ngayon ay itinuturing na isang World Heritage Site ng United Nations Educational, Scientific at Cultural Organization o UNESCO. Hanggang sa ngayon ang mga descendants ng mga mami ay bumibisita pa rin sa lugar para magsagawa ng ritual. Magagawa mo din ang maglakbay rito basta ba makahanap ka ng tamang tour guide.